Sumagot si Job. Ika-anim na kabanata. Sumagot si Job, kung matitimbang lang ang dinaranas kong pagtitiis at paghihirap, mas mabigat pa ito kaysa sa buhangin sa tabing dagat. Iyan ang dahilan kung bakit nagsasalita ako nang hindi ko pinag-iisipan ng mabuti. Sapagkat para akong pinana ng makapangyarihan na Diyos ng panang nakakalason. At ang lason nito'y kumalat sa buo kong katawan. Ang nakakatakot na pana ng Diyos ay nakatusok na sa akin. Wala ba akong karapatang dumaing? Kahit asnong gubat at baka ay umaatungal kapag walang damo. Ang tao na may nagrereklamo kapag walang asin ang kanyang pagkain. Lalo na't kung ang kakainin ay puti lang ng itlog. Ako man ay wala ring ganang kainin iyan para akong masusuka. Naway ibigay ng Diyos sa akin ang aking kahilingan. Matanggap ko na sana ang aking hinahangad. Nabawiin na lang sana ng Diyos ang aking buhay. At kapag ito'y nangyari, masaya pa rin ako. Dahil sa kabila ng aking paghihirap, hinding-hindi ko itinakwil ang mga salita ng banal na Diyos. Ngunit pagod na akong maghintay. At wala na rin ako maaasahan pa. Bakit kailangang patagalin pa ang buhay ko? Kasing tibay ba ako ng bato at gawa ba sa tanso ang katawan ko? Hindi. Wala na akong lakas para iligtas ang sarili ko. Wala na rin akong pagkakataong magtagumpay pa. Bilang mga kaibigan, nais kong damayan ninyo ako sa paghihirap kong ito. Kahit na sa tingin ninyo'y itinakwil ko na ang Diyos na makapangyarihan. Pero kayong mga itinuturing kong kapatid ay hindi pala maaasahan. Para kayong sapa na kung minsan ay umaapaw ang tubig at kung minsan naman ay tuyo. Ito'y umaapaw kapag napupuno ng tunaw na yelo at niyebe at natutuyo kapag tag-init. Kapag dumaan doon ang mga naglalakbay, wala silang tubig na maiinom. Kaya pagdating nila sa ilang namamatay sila. Ang mga ngalakal na nagmula sa Tema at Sheba na naglalakbay ay umaasang makakainom sa sapa pero nabigo sila. Umaasa silang may tubig doon pero wala pala. Ang sapa na iyon ang katulad ninyo. Wala rin kayong naitutulong sa akin. Natakot kayo nang makita ninyo ang nakakaawa kong kalagayan. Pero bakit? Humingi ba ako ng regalo sa inyo? Nakiusap ba ako na tulungan ninyo ako mula sa inyong kayamanan? O iligtas sa kamay ng aking mga kaaway? Hindi. Ang pakiusap ko lamang ay sabihin ninyo sa akin ang tamang sagot sa nangyayari sa akin at tatahimik na ako. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang nagawa kong pagkakamali. Hindi baling masakit ang sasabihin ninyo, basta't iyon ay totoo. Pero ang ibinibintang ninyo sa akin ay hindi totoo at hindi ninyo mapatunayan. Gusto ninyong ituwid ang mga sinasabi ko. Dahil para sa inyo, ang aking sinasabi bilang desperadong tao ay walang kabuluhan. Bakit? Kayo ba'y matuwid? Nagagawa nga ninyong ipaalipin ang isang ulila o di kaya'y ipagbili ang isang kaibigan. Tingnan ninyo ako. Sa tingin ba ninyo'y magsisinungaling ako sa inyo? Tigilan na ninyo ang paghatol sa akin dahil wala akong kasalanan. Akala ba ninyo ay nagsisinungaling ako at hindi ko alam kung ano ang tama at mali?